Lumago ang gross domestic product o yung kabuang serbisyo at produktong nalikha sa Pilipinas ngayong first quarter ng taon. Kaya ang NEDA umaasang ipagpapatuloy ng incoming Duterte administration mga programa ng kasalukuyang administrasyon. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Ginagawang mga bagong kalsada, aktibong paggawa sa mga pabrika at masiglang turismo. Ilan lamang yan sa mga palatandaan ng lumalagong ekonomiya ng Pilipinas. Sa first quarter nga ng taon, lumago ang kabuuang serbisyo at produktong nalikha sa Pilipinas ng 6.9%, mas mataas pa kaysa China at Vietnam. Ayon kay NEDA Director General Emmanuel Esguerra, lumakas ang services sector sa panahon ni Aquino. Kaya ang importante raw, huwag nang baguhin ng Duterte administration ang mga economic policy ng gobyerno para patuloy pa rin ang kumpiyansa ng mga namumuhunan sa Pilipinas. Hindi lang yung outgoing administration ang nagsasabi nun, di ba? Ang sabi ng incoming administration, if it ain't broke, don't fix it. Ang punadati sa administrasyong Aquino, hindi raw nararamdaman ng maraming ordinaryong Pilipino ang pag-unlad na ekonomiya. Pino na din ang underspending. Para kay incoming NEDA Director General Ernesto Pernia, sobra nag-ingat nga daw ang Aquino administration sa pag-aproba ng mga proyekto. Many government agencies are so inefficient and slow-moving. They were just slow in implementing infrastructure projects, including the PPPs. Merong mga proseso na sinusunod, no, sa project preparation, sa paggawa ng feasibility studies, no, sa contracting, sa procurement. Kung nagkaroon ka ng problema in any of those steps or processes, no, certainly magkakaroon ng slowdown. Kung minsan ready nang tumakbo yung proyekto, meron kang mga legal challenges. Ayon kay Pernia, mas pagtutuunan ng pansin ng susunod na administrasyon ang agriculture at manufacturing sector. There should be more investments or there should be more attention given to agriculture and manufacturing because these are more generative of jobs, including jobs for the less skilled. Bernadette Reyes, GMA News.